Yo, what's up guys? Reed Moto here. To this episode, lilinisan ko tong rotor desk na Reader FI 150 ko. Dahil nung nag endurance ride kami o nag loop kami last week, ay this week lang, nung karang Tuesday, medyo dumumi. Ang daming dumi. So lilinisan ko itong mga butas niya para dadaan ang hangin at magandang kapit ng brake pad at na hindi idudulas itong brake pad, itong brake niya. Okay, so guys, sama niyo ako sa ating pagkulikot na naman sa ating motor today. Alright. Okay. Ganito kasi ang pamamaraan ko kung walang ginagawa o talagang periodic na pag-check up ng mga brake caliper, brake pad at saka rotor desk. Ito ang ginaganito ko. Pwede rin naman na sandpaper ito na pabilugin lang na ano, pero medyo matrabaho. So ito, gumawa ako ng wire na pinaikot na pinatalim at liniha. So okay naman, effective. Ayan. Okay. Okay. Ayan. Hanggang malinisan. At saka kung nagawasing ako, ay may toothbrush ako na panlinis nito, yung napaglumaan na toothbrush with soap o ano, detergent, yun na rin yung panglinis ko at saka water. So makikita na madumi nga. Oh, yun. So hindi maiwasan na dudumi ito, lalo na umuulan o may putik na napunta dito, yun dito napupunta. So para maganda ang kapit ng brake pad, ganito ang ginagawa ko. Okay. Alright. Medyo marumi na naman. Yung nakarang buwan ko lang ito na ano, last month, na nalinisan ito. Para lang naman maano itong kain ng brick. So ito ang ginagawa ko pag matapos ay ginalinisan o ginatrapuhan ko para yung mga dumi na nakasabit doon sa brick pad ay hindi dito magtampay. Okay, napansin ko na parang ano na itong rotor desk niya, may mga linya-linya, meaning sa kung every time mag-break ako, may dumi o mga buhangin na nagkikis-kisan diyan. Right? Okay. Mabuti na rin ito na periodic check-up ng ating brake pad dahil brake caliper at saka rotor disc dahil dito nakasalalay ang brake natin na mag-reduce ang speed na ating motor upang safety tayo. Okay, so doon na naman sa front. Right, mayroon lang akong pertandaan yun. Ito. Right. Parang kinalaw, bakit nagkaganito dito ah? Ito, yan. May parang kalawan. Minsan kasi iniihian ng aso ito ba? Iwan ko lang. Nagkaganyan.
Mas malakas kasi ang front brake kaysa sa rear brake. And din dual piston ang brake pad, brake caliper. So ayan, kaya malakas. Doon lang doon sa rear brake niya ay single piston lang. Dito sa front ay dual. Dual piston. Kaya mas malakas itong front ang brake kaysa sa rear. Usually kung nasa long ride ako o nag-ride ako, front and rear ang ginagamit ko. Din alalay lang itong front dahil yun nga, mas malakas. Mas malakas ito. Huwag lang kisiling mabuti dahil pwedeng sumadsad tayo yan. Unlike kung EDS, anti-lock, anti-brake, anti-lock brake system, EDS, maganda ang kapit. Dito kasi hindi EDS. Okay. Pero at least malakas din naman ang brake niya. Wala naman ako masabi. Okay. Ayan. Parang maraming putik-putik na. Oh, putik. Maraming putik na nagkapit. Yun, dapat matanggal yan. Paminsan-minsan naman, maris yan. Ay, Jesus. Ah, sorry. Sinipon ako. Ayan. Right. Okay. Hanggang doon. Mas malaki kasi itong rotor disc na itong front brake dahil mas malakas kaysa sa rear brake. Mas malakas kasi itong front brake. Yan, di ba? Okay. Yan, ito at least ma kukondisyon na naman at matitingnan, malilinisan. Dahil nung nag-loop kami at nag-charity rides kami ng grupo ko ay dumaan kami sa putik sa mga umuulan na sa bundok that time. So ito kaya lilinisan ko. Ayun, nandito kanina yung last. Okay. Alright. Okay. Ayan. Okay. Malapit nang matapos. So at least i-check ko lang ito mamaya. So at least ito oh. May mga dumi-dumi talaga. May mga putik-putik siya. Okay man din yung sandpaper. Kaya lang baka madi-deform itong ano, rotor disc. Ito na lang kaya may ginawa ako na wire. Ito metal. So check up ko na rin itong ano nga, bakit nagkakalawang yung rotor disc niya. Ito kasi inihian ng aso minsan eh. Minsan nakatambay, nakikita ko na may napapadaan na aso, inihian. So ayan, hindi magdalawang na. At isa pa, kung magpalit tayo ng brake fluid dito sa brake caliper, eh, hindi natin na lilinisan agad, kaya yun ang time na magkalawang itong rotor disc at kakalawangin itong mga bakal niya. Eh dapat kung once na nagpalit tayo ng coolant dito, coolant ng brake fluid dito sa reservoir, kailangan linisan natin ng tubig agad-agad at trapuhan para hindi magkalawag itong mga bakal, lalo na itong rotor disc. Okay. Usually hindi ko naman din yun napababayaan. So ito maganda, malinis na siya. Okay. Alright. So yan, linisan natin ito para maganda ang ano niya, ang brake niya. So far makapal pa naman itong ano, itong
brake pad ko. Hindi man din ako gaano nag-brake ng sagad dahil maaaring mapudpud, mapupudpud ang brake pad. Okay? Right, so hanggang dito na lamang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, Ride Moto. Maraming salamat po.